Part 2 na po tayo ng ating LCIF video series. Alam po namin committed kayo na maging in the best state of health dahil it feels great, hindi po ba, to be in great shape. Not just physically, pero sa pangkalahatang kalusugan din. Kaya today, pag-uusapan natin ang part 2 ng ating LCIF series. Sa unang video po, we talked about the fundamentals, how carbs play a critical role pagdating sa regulation ng ating body weight. Kaya kung di pa po napapanood ang first video, panoorin po muna ito. And now, dito na tayo sa part 2. Bakit may at maya gutom tayo and what can we do about it? Paano nga ba gagawin itong tinatawag na low-carb diet? Ito po si Dr. Iris, isang medical doctor dito sa Canada, miyembro ng Team Healthy, the team behind Filipino Success Movement. Ang layunin po ng platform namin ay samahan kayo sa inyong paglalakbay patungo sa level up journey po ninyo sa buhay sa apat na aspeto. Andyan ang physical, kasama ang health and wealth dyan. Dyan rin po ang mental, ang emotional at spiritual aspect ng buhay. Sa video po natin ngayon, pagle-level up po sa ating health ang pag-uusapan natin. Ang weight regulation po ay nakasalalay sa relasyon ng pagkakaroon ng healthy overall lifestyle, proper diet, less bad stress, quality sleep, and regular exercise. And we're always encouraging you po to exercise regularly. However, today, we'll be focusing on the healthy diet part of it. Kung gusto po ng exercise part, meron din po tayong mga videos niyan, and andito lang po lahat yan sa YouTube. Abangan din po ang mga i-release pa naming bagong exercise videos. Gaya nga ng sinabi natin sa unang video at sa mga nakaraang videos po natin, ang big boss ng weight regulation po natin ay ang hormone na insulin. Although ang pangunahing trabaho ni Big Boss Insulin ay siguraduhin magamit ng katawan natin ang glucose na nare-release mula sa mga pagkain, meron din po itong iba pang trabaho. Ito ang Big Boss ng weight regulation dahil ito ang nagdidikta ng paggawa ng fat cells ng katawan natin. Pag si Big Boss Insulin ay gumagana, uutusan niya ang fat cells ng katawan natin to make fat or to keep storing fat. Ang mangyayari ay tataba tayo, kaya sa larangan po ng weight loss, gusto nating huwag nating iistorbohin gaano si Big Boss Insulin ng sobra sa kinakailangan ng katawan natin dahil every time aktibo siya, tsak nagagawa siya ng fat cells ng katawan. So balik tayo sa usaping bad carbs, mga uri ng carbohydrates na gawa sa simple sugars, may mataas na glycemic index, na napag-usapan natin sa unang video. Kung malaki ang portion ng diet natin from simple carbs with high glycemic index, katulad po ng white rice, sweets, baked goods, mga inuming may added sugar, ang mangyayari ay gagana si boss insulin more than it needs to. At end result po ay patuloy na pagtaba as the years pass by. And syempre, ang pagkakaroon ng mga sakit na dulot ng metabolic imbalances na ito, diabetes ang pinaka-notorious dyan, pati na rin po ang mga early strokes and heart attacks na napakadalas nating makita sa ating lipunan. Nakakalungkot isipin na pwede naman po sanang maiwasan ng mga ito. Di sana po ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na dahil sa mga lifestyle diseases na ito ay andito pa sana at kapiling pa sana natin ngayon. However, the next best time is now. Kaya nagagalak po akong dito kayo ngayon at nanonood nito dahil alam ko pong once you have the awareness and will commit to putting in the work and taking action, you'll be set to live healthier moving forward. Kaya let's talk about practical applications po para mas madaling maisabuhay. Ang bad carbs po na may mataas na glycemic index na gawa sa simple sugars ang pinakamadalas na sanhi ng madalas na nararamdamang pagkagutom. Kakakain pa lang, gutom na agad. Kakaalmusal pa lang, kailangan ng mag-snack agad. Kaka-dinner pa lang, kailangan pa rin ng midnight snack. Relate po ba kayo? Pamilyar po ito sa karamihang Pinoy dahil ang malaking bahagi ng diet ng isang modernong Pinoy ay made up of these bad carbs. Sabi nga ng ating Team Healthy friend na si Inday G of Team Fortaleza. Ewan ko ba bakit parang lagi akong gutom? Dati talaga lagi akong kakakain ko lang tapos mamaya gutom na naman ako. Bakit nga ba? Balikan po natin ang science. Pag mataas po ang glycemic index at ang uri ng carb ay gawa sa simple sugars, mabilis din po ang release ng sugar sa katawan natin. Ito ang nagdudulot ng tinatawag na sugar spike. Masarap po ito sa pakiramdam, fulfilling. Busog much, lalo na po kung malaki rin ang portion na kinain. Pero meron ding isa pang mas malalim na dahilan kung bakit napaka-addicting ng mga sugary food. Katulad po ng rice, bread, juices, cola, sari-saring baked goods and sweets. Ang sugar po kasing ay may direktong epekto sa reward hormone na kung tawagin ay dopamine. Isa po itong hormone, chemical messenger, na ginagamit ng katawan natin
para magdulot ng pagbabago sa loob ng katawan. At ang trabaho po nito ay bigyan tayo ng tinatawag na motivation to seek pleasure. Ito po ang parehas ding stimulus na nangyayari sa mga addicts every time gagamit po sila ng droga. It gives you that pleasurable feeling and makes you want to have more of that feeling. So, mga sugary food po will stimulate dopamine production and will lead to the feeling na gusto mo pa more. Kasi it's a nice feeling. It'll drive you to go for more. In this case, eat more. Imagine po if you're not feeling that great, medyo nade-depress kayo. Then you'll be inclined to reach for that sugar to help you feel better sa pamamagitan ng dopamine stimulation. And just like how it is in addiction, pag pawala na ang tama, yung tinatawag na high, you'll be inclined to go for more. Apply this sa pagkain. Pag nawala na ang high, maya't maya, gutom. Pag bumabagsak na ang level ng pleasurable hormone na ito, magka-crave na naman. And tandaan po na mabilis na sugar spikes from high glycemic index, simple sugars will also cause mabilis na pagbagsak. Kaya ano po ang gagawin? Hulaan niyo po, kain pa more kahit kakakain pa lang. Good thing is, there's a better way. Dito na po pumapasok ang mga uri ng carbs na tatawagin ko na lang good carbs para madaling tandaan. Ito po yung mga complex carbs na hindi agad-agad nabibreakdown dahil sa kanilang complex o komplikadong chemical structure. And so, dahan-dahan na rin ang insulin stimulation na dulot nila. Hindi sila sip-sip kay boss insulin. And so, dahan-dahang release will not cause the insulin spike na nakikita natin sa mga bad carbs. Less din po ang effect nila sa dopamine release compared sa simple sugars. Ano-ano po ang examples of complex carbs? Yung uri ng carbs na mas mainam kesa sa simple sugars na nabanggit natin. Ito po ang mga high-fiber carbs coming from whole foods like legumes, mga beans, lentils, chickpeas, mga whole wheat grain flours and pasta, quinoa, brown rice, wild rice, mga corn at patatas. Pag kinain in moderation, sila ay less fattening, has more fiber, vitamins and minerals, and more fulfilling. So, hindi agad magugutom. And in this way, sila ay perfect for weight regulation. So, pag sinabi pong LCIF, low carb diet, it's important to note po na mainly simple refined carbs na may mataas na glycemic index ang dapat nating iwasan. We can still eat good carbs, mga complex carbs from natural whole foods in moderation dahil ang carbs po ay macronutrient pa rin katulad ng nabanggit natin sa unang video. Kailangan pa rin po ito ng katawan natin to survive and function well. Kailangan lang piliin ang maigi kung anong klaseng carbs. The important thing lang to consider is the kind of carb, the amount, and the frequency of eating. And so dito na po pumapasok ang second part ng LCIF, ang IF, intermittent fasting part. And meron din tayong detailed videos about this na andito lang po sa YouTube, kaya panoorin din po mga ito para maintindihan ng lubusan ang scientific basis ng weight regulation. Sa third video po natin, we will summarize the whole strategy of LCIF to help you jumpstart your journey, kaya abangan na lang po ito. Join na po sa Facebook group namin kung di pa miyembro para mapabilang sa isang community na nagtutulungan sa paghahatakan pataas. Just look for the Filipino Success Movement group namin sa Facebook at ma-inspire po sa level up journey ng iba pang community members natin sa iba't ibang larangan. Kasama na syempre dyan ang pagla-level up sa health. Follow us po in our various platforms. Dito po sa YouTube, Facebook, Facebook group, Facebook page, Instagram, TikTok, pati na rin po sa mga podcasts at Pinterest for your daily dose of level up inspiration. Unang hakbang lang po ang pagkakaroon ng kaalaman. Taking action is super important to achieve your healthy lifestyle goals. Kaya after po ng video na ito, think of how you can apply this learning right away. We are cheering you on sa journey ninyo in becoming well-informed and taking intentional action steps para maabot ang dream nyo to have a healthy and gorgeous body. Level up sa health mo best. See you again soon and mabuhay po tayong mga Pilipino.